Magandang araw mga ka-airsoft. Bali, nung nakaraan, nakabili tayo o bumili tayo ng second hand na unit, pistol. Yun ay galing pa ng Olongapo, Zambales. So ngayon, medyo kumita tayo ng konti, pero siyempre, hindi tayo titigil. Siyempre, ano pa rin tayo, nagbabuy and sell nga tayo. Bibili ng mga second hand, tapos maipasa, kumita ng konti para maging masaya din yung iba. Kasi yung iba, hindi kayang bumili ng bago kasi talagang napakataas naman talaga ng presyo. So, ngayon, may nakita ako na nag-post na binibenta niya na unit niya na Glock 35. Meron siyang full auto. Force edition. Mali, papakita ko. Ito siya. Kung titingnan nyo yung karton niya o yung box, maayos pa. Naniwala naman tayo, nasabi nung may-ari, bago pa to, hindi pa ganun ka, no? Kailangan lang talaga niya ng pera. Maayos pa. Kinuha ko to agad sa murang halaga dahil hindi lang yung unit ang kasama, marami siyang kasama. Ito yung unit niya. Siyempre, pag PMSS o GeForce, fiber optic ang site niya. Yan. Ang Glock 35, medyo mahaba siya kumpara sa ibang mga Glock. Siyempre, pag Glock, yung body niya, polymer talaga, katulad sa real gun ng Glock. Yung itong slide niya, yung part niya sa loob, puro metal na. Ayan siya. Bukod dito sa unit, pistol and magazine, may kasama pa na extra magazine, kaya kinuha ko talaga. Kasi magkano rin to yung unit, magkano rin to pag binili mo. Hindi lang yun, may kasama pang holster para sa magazine at ito sa unit, sa pistol. Polymer sya, magandang klase sya, fit na fit talaga. Kung gusto mong maglaro sa backyard mo, sa kung maluwag yung, kung may garahe ka o ano, magandang mag-target shooting, mag-setup ka lang ng napakaganda. Okay. Ito, gagamitin ko muna, panglalaro ko muna bago ko ibenta. Siyempre, ganun pa rin, pag magbibenta ka, kailangan magpapunto ka na konti, siyempre, yung pagod mo. Saka ako, pag nagbibenta ako, pumupunta ako dun sa lugar, hinahatid ko yung unit, pinapakita ko, dinidemo ko, para ma-test pair din niya. At kung ayaw niya, magbago isip niya, pwede naman. Wala sa akin yun. Kasi siyempre, nagbibenta ka, gusto mo na makakuha ka ng mga ano, buyer. Alam mo, kung hindi niya makusunod sa susunod dahil sa nakita niya na ano, prosigito ka magbenta, tapos yung pagod mo rin, siyempre baka susunod mahiya na yun, kumuha ulit, pero kung ito pa yung kasama, yung BB loader, malaki, magkano rin to? So talagang jackpotan din, o parang ano ba tawag doon, swertihan na makakuha ka ng unit na kailangan talaga ng pera, kaya binibenta. Paunahan, kung araw na yon may pera ka, makukuha mo talaga. Magkano rin to, baby loader?
350 ata ito o 256. Pero alam ko, 250 yung maliit. Ito, malaki ito. May kasama pa ang BBs. Ito. Marami pa siya. Siguro, kundi lang yung ano. Marami pa talagang unit. Ito pa lang yung naiputok niya, nabawas niya. Siguro mga nasa 700 o 600 pa lang ito. At meron pa nito. Ito, 350 rin ito. Alam ko, 300 ata. Marami pa siya. So, binili niya to na set na. Siguro, napakataas ng ano nito, price ng binili niya to. Yun lang, mga ka-airsoft. Katulad ng sinabi ko, pag bibili tayo ng unit, suriin natin maigi. Kung mag-uusap kayo through Messenger or Viber, kailangan, hingin mo yung test fire, tingnan mo maigi yung unit para pag nag-meet up kayo, makita mo o ma-deliver sa'yo, ayos yung unit. Pag hindi mo gusto, at least dun pa lang, pwede mo lang umayaw. Pero ito sa swerte ko dahil maraming gustong bumili ng unit na yun, pero nataon na ako yung may pera. Kasi nabenta ko rin yung dalawang unit ko na galing Olongga po. Ngayon, ito, nabenta ko pa rin ito. Ngayon lang, mga ka-airsoft, ingat tayo lagi sa paglalaro ng toy natin, kahit ito. Kailangan, susunod pa rin tayo sa yung cardinal rules of gun safety. Kailangan lagi tayong safe at mag-iingat. Kahit na laruan lang ito, nakakapinsala pa rin ito, lalo na kung matamang sa mata. Ngayon lang, mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, ngayon i-test fire natin yung ating Glock 35 TMSS Black. Ito siya. Pinakita ko nga kanina. Para baka makalimutan ko sa mga hindi nakakaalam, ang mga Glock, ang safety niya nandito sa ilalim. Not like sa mga high kappa, ibang mga unit na ibang pistol na nandito siya sa may gilid. Yung iba nga kabilaan, left and right. So ito, andito siya. Pero hindi naman siya masyadong ginagamit kasi hindi mo naman kailangan ilock pa to dahil unang-una ay mahirap. Mahirap ilock. Pwede mo siyang gamitin siguro kung itatabi mo siya ng matagal para kung sakaling makuha ng anak mo, hindi niya maibubuto. Pero kung naman, safe naman siya. Hindi katulad sa iba na nandito. Ito, isasama ko na rin, demo ko kung paano lagyan ng gas sa BBs. Yung mag... Pag maglalagay kayo ng gas sa magazine, kailangan laging naka... nakababa, kataob. Pag ganito ang paglagay, hindi pwedeng pag ganyan, medyo mahirapan kayo. Or kung ito ang pinaka mas mabilis na way kung paano maglagay ng gas. Kasi siyempre titingnan mo muna kung kung magtatama siya. Mga 8 seconds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yan, pwede na yun. Depende rin sa'yo kung gusto mo na 10 hanggang 12 para hindi ka nagkakagulit. Kung puputok na ngayon naman, i-ano ko lang, i-test fire ko lang. Ngayon, lagyan natin ng BBs. Minsan nauuna yung paglagay ng BBs sa atin. Hindi ko nalagyan agad yung BBs. Ngayon, meron tayong kasama sa unit na baby dog. Yes, paglagay. Pasensya na, sumablay. Dalawang beses. Ngayon, i-align mo siya. Kailangan kasi saliwaan siya. Kailangan walang bungi, kumbaga. Thank you.
kailangan kaganyan. Huwag yung meron sa taas, sa baba, sa susunod, tapos sa susunod naman dun sa kabilang side. Hindi ganun, dapat kailangan ano, alternate siya. Yeah. Sumoble kasi hindi ko nakita. Ngayon, i-test fire na natin. Wala akong pang krono eh, kasi hindi pa ako nakakabili. So, medyo mahal na tayo. Hindi naman tayo, ano, sisimula pa lang tayo mag-buy and sell. Hindi naman bago lang, kundi matagal na rin kaso. Wala pa talagang ano, yung mga napagbibentahan ko. Kasi yung kita ko, maliit lang. Hindi ko siya pinapasa ng mahal. Gusto ko, ma-enjoy din ng iba. Patungan ko lang ng konti, eh, masaya na ako doon. Ito yung pangkrono ko, yung baboy. Buto siya, dito ko tinatapat. Ngayon, pag umiyak to, ibig sabihin malakas siya. Joke lang. Kasa natin. Siya nga pala, ang Glock 35, meron siyang full auto. Pag ganyan, naka semi. Ngayon pag binaba siya, yung full auto. Ngayon semi lang. Ang Glock 35, pareha siya ng Glock 18, Glock 23, 26. Yun natin may mga full auto. Try natin ng full auto para ma-test naman natin. Yan, wala siyang bahala. Balik ulit natin sa semi. Pag walang bahala, ganito siya. Naubos na. Ito na mga lagay natin ginagawa. Tanggalin mo na yung magazine. Ngayon, kalimitan, yung ito kasing ano, lock niya, minsan napapabilog o nabubungi. Dahil, pag, ano, dito natin i-release. Ngayon, para maiwasan yun, atakin, bitaw. Mas safe siya. Yun lang, mga airsoft.